doon. So, tinaas yung interest rate ng 3.50% or 3.5% ng BSP. So, meaning, ayun yung sinusunod, okay, na standard rate ng mga bangko sa kanilang pagpapautang. Okay, so kaya naman ang mangyayari, konti yung uutang, kung konti yung uutang, konti yung demand, 'di ba? Konti yung utang sa mga bangko kasi tataas yung interest na babayaran, 'di ba? So kung konti yung uutang, yung sa spending nga ng mga individual na pwedeng mai-apply natin ito, meaning mas konti yung demand. Pag mas konti yung demand, hindi tataas masyado yung presyo, especially those basic commodities. Okay, like yung mga kinoconsume natin everyday, sa, yun nga, sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Ang isa ding paraan dyan, di ba, bukod nga sa pagtaas ng interest rate ng BSP, no, para hindi na masyadong umutang yung mga tao sa banko, pero downside naman yon sa mga businessman or mga entrepreneurs na umuutang sa banko, 'di ba? Kasi mas mataas yung interest na babayaran eh. 'Yun naman yung downside noon. Siyempre, may mga positive, may mga negative din. Binabalance 'yan. 'Di ba? Saka hindi naman sila gagawa ng decision making na mga expert po 'yan, ano.